face ay magkakaalaman na dito mismo sa Celestial Palace. Purple Buff ang uunin ng dalawang junglers at mo ang mag-attempt na manggulo dito si Light. Oh, kumbaga parang ang pinakakailangan talagang gawin ng RSG is to have a full vision kung saan yung movement ng Fanny, because this is Fanny we're talking about. So looking at the laning matchup, very interesting yung matchup natin on the XP lane. Dahil matagal-tagal, pero parang this is the new Esmeralda Uranus, so kailangan din pigilan yan. But definitely, in terms of mobility, it is on the side of Next Play Evos. Since we're talking about... Ayan, we're talking about the crowd right now. The energy is still high, but to go back, Next Play Evos onto the Hero of H2. Upon hitting level 4, pwede na siyang umikot, mang-disrupt ng momentum sa progress ng RSG. So ngayon, merong window ang Next Play Evos na pwede ma-utilize, na pwede i-delay ang mga lanes. Speaking of delay, even the jungling pattern here of Demon Kite ay somehow nag-change. Usually, di ba, nakakakita tayo ng moments agad doon sa may Lead the Wanderer. So this time around, ikot agad siya doon sa may XP lane dahil there's a possibility for a First Blood knowing that this is Fanny na... Kumbaga, ang daming walls doon, babalik-balik lang siya, and that could be it for them. But yeah, this is going to be an interesting rotation dahil XP lane ang focus ngayon ng RSG. Ito na naman ang combo ni Mycophobia at ni H2. So now, a Light. Uy. Nakabang yung talon. A Light. Masesecure dito si Donut. Low siya. Pero andito rin naman si H2. Wow, for the follow-up. Grabe. Pero mapapaflicker out. A Light and Kose is low. Mukhang pwede silang pumuesto. Doon natin nakita ngayon yung kinagandahan of having a continuous crowd control. Gana sinabi natin with the Ruby, with that skill. And right now, Next Play Evos, they're just doing the usual rotation. Not anything fancy, same with the RSG. Dito tayo magkakitaan talaga eh. Dito sa may turtle fight. Tapos simula na. First turtle fight. Ito na nga, score H2. Sino kayo makasecure ng first turtle? Walang iba kundi si H2O! Sabay back away, pakuha ng objective. Pumasok lang doon sa eksena, tapos umatras kagad pagkatapos makuha yung turtle. Pero yung purple buff niya, eh guguluhin pa. Kaso nga lang sabi ni Mycophobia, halika dito, Nats. Masyado kang makulit, pero pwede nga lang talaga siyang manggulo dahil doon sa ability niya na mag-regen. Pero hindi papayag si H2O na basta-basta lang yung bumisita. Buhay pa rin si Nats at na-delay niya dito yung pag-take ng purple buff. That's a good call for Nats actually, dahil alam niya na meron ding retribution nila si H2. Uy. Pero parang nagalit yung NXPE, lalo na si James. So, ready for backup yung mga players natin as of the moment. They need to look after what Nats is doing right now onto the top lane. It's like a mini thing. Parang tinitease niya for a diversion kung saan ba talaga papunta ang objective ngayon ng Next Play Evos. Because pwede dito ma-slow or ma-delay ang progress ni Donut onto the gold lane. Because si Kusay dito is on the Beatrix na lagi sinasamahan ni Light. If ever... magkulang dito NXP sa bawat laban or sa early gank, pwedeng ma-delay ang progress na kanilang gold lane. Kung pwedeng ma-delay, hindi tatama yung I am offended play. Yelly Haze is low from that sniper shot. Wala dito kay Kose, pero hindi itutuloy ng NXP yung gank na pinaplano nila. Kung may pwesto lang, Demon Kite, pwedeng pasukin si James. Pero tinutulak niya lang para makakuha ng extra dito na gold si Nats. At mukhang pagtutulungan nila yung energy shield sa may bandang itaas. Kung baga ginagawa ng dalawang teams natin ngayon, kinakapitalize lang din nila yung pinaka-strengths ng kanilang lineup. For Next Play Evos, gusto talaga nila mga gank-gank. And napakabilis for them na pumunta sa iba't ibang part na ating lanes. But for RSG, mabilis sila nakakakuha, yes, ng outer turret energy shields. So habang nangyayari yun, what RSG is doing right now, this is 3-man pressure sa XP lane. Dito natin nakikita, they're trying to activate Kose as much as possible. Dahil kasi ito kanina pa si Mycophobia din umiikot onto to give the vision. Kaso ang problema din dito sa kanila is, the more na pupunta yung attention Next Play Evos sa taas, may mga opportunities sa ba na pwede din matake ni H2. Tsaka parang nangyayari for RSG naman, since nakafocus nga yung Next Play Evos dun sa may, grabe si Nats, napapadaan lang lagi si Nats. Going back to our thought, for RSG, hindi din sila nagko-commit sa may bottom lane, kaya nagiging effective pa rin yung laning dito ni Kose, and that is a fast turtle secure by RSG, now leading at 1.7k in terms of gold. Ito yung sinasabi natin sa mga ginagawa ni Nats kanina pa. Si Light, nagsistretching, wala atang mahuhuli, pero kukuha rin. Mabawi si Kose. Nakikiramdam lang naman. Mukhang nag-aabang lang. Si Mycophobia,
Alam niya rin na posibleng nandun nga si Light. Nag-check din siya ng mga bush. Hindi basta-basta lumalabas yung next play Evos. Dahil sa ginagawa ni Nats kanina, Chantel OSX, mm-hmm. kaya nasesecure nila yung ganitong gold lead eh. Kumbaga, that's the beauty in it. Hindi sila nag-commit, pero nag-google sila. Ooh, Light! Kasama si Aqua. Labanan ng tubig at si Aqua ang mananaig doon sa pick-off. Onto the jungler. May hepsis na dito si H2O. Top lane turret has been destroyed mula sa side ng RSG. Sakto lang yung ikot. Medyo nahihirapan dun sa H2 makaalis dahil sa bouncing ball na ginawa ni Light. It's all about decreasing the control sa mapa na pwedeng ibigay ng next play Evos onto the teammates. Because ngayon, ang priority is to take down this bottom lane turret. Kumbaga parang ang ginagawa ngayon ng RSG, lagi may nakahiwalay dun sa may top kanina. Binagrisante na tatlong players. But looking at the itemization, 3.9k ng gold agad dito ni Kosei. So imagine the damage with this item. So with this one, I kind of feel like for next play Evos, pwede sila mag-focus on other lanes as well. Kaysa naman, nandun lang din sila always on the gold lane. Pwede sila mag-surprise play. Speaking of surprise play, uy mantika na. Parensya ako si Light. Napasok siya pero hindi niya naman naabutan na kagad. Yelly Hayes with a real world manipulation. Masyado na pasobra si Light at pakakukuhanan ng next play Evos ng isa ang RSG. Pero si Nats patuloy pa rin sa pagbibigay ng pressure. Turtle is spawning in 17 seconds. And mukhang yung next play Evos dito yung mas may advantage. Kulang yung RSG. Kumbaga parang sa RSG dito, kailangan kasi din nila si Light in terms of the vision. Nakita naman natin yung possibility for him na mahuli yung isang Fanny. Now for next play Evos, pwede silang magsama-sama as of the moment. Isang gamit dito ni James with the flame shot, tas diretso Demonic Force. So RSG, ang ginagawa nila ngayon is paisa-isa silang pumupunta sa mga posisyon kung saan sila yung at advantage. So we could see movement now on the gold lane dahil nandito pa rin si Miko Phobia, pero take note of the position of Demon Kite. Well, speaking of advantage dito, well, they could either trap next play Evos right now. Hindi nakita na H2 na nandiyan si Demon Kite. Demon Kite, aso ka alam niya, I am fed to play mula kay Miko Phobia na finicker niya. Hinatak si Demon Kite at si Aqua. May follow-up pa na ginawa. Ito yung counterplay ng RSGPH. Kaso nga lang may bawi pa rin. Kosei is the way at tuloy pa rin ang bakbakan. That is a 2-4-3 trade. Definitely in favor on next play Evos. Naku yung flame shot. Sumakto pa yung flame shot. Miko Phobia, may bawi nga lang. Sagot para sa sagot. 3-4-3 para sa ating teams at diretsyong next play Evos on this take of the turret. And right now, mararamdaman natin that the pressure is... Isa na naman! Ang nakuha mula sa next play Evos, they need the vision right now dahil si Light on most parts nasa bush. Walang information ako na next play Evos kung saan papunta ngayon, kung anong lane na ipa-flank nila. Kita natin on our instant replay yung naging moments doon sa my bottom lane. It was a nice na pag-attempt for H2 na makaalis sana, but Demon Kite was there, knock-up strike, but look at that. Very smooth na ultimate from Miko Phobia. And imagine the seconds of delay. After that, may Don't Run Wolf King. Literally, don't run. Walang makakatakas. Miko Phobia, he needs to get more vision for the team right now. Kasalukuyang na-delay actually ni Light ang progress dito ni H2. Kasi kanina, you were talking about advantage. Ha? Two-level gap. Demon Kite and H2O right now. Dahil lang sa vision na Light na ginagawa niya kanina. Kumbaga parang dito kasi sa side ng RSG, alam nila na yung strength talaga ng hero ni H2 is with the buff. Kailangan niya talaga ng buff or else mag-iiba yung kanilang playstyle. Now, for RSG, they know that the Fanny could go for a split push kapag nahirapan mag-buff. Nahuli! May shotgun na nakabang. Yakap lang, sapat na. Sabi dito ni Light, wala si Miko Phobia. Wala ditong taga-setup mula sa next play Evos. Ang kailangan gawin ngayon ng next play Evos is to somehow delay yung ginagawa ng RSG against them. But if we talk about delay, let's look at Nats. Oy, walang boy si Donut! Muntik na, naka-jump shot si Demon Kite. Muntik na doon mag-commit, pero si Nats nandun! Hindi nawawala sa aksyon! Laging nandun sa eksena. Kung may level 1 at na Lord, may level 2, may level 3, laging may stages para dito kay Donut. But that was a nice escape para sa kanya. And this is massive gold lead for the side of RSG. 6. Almost 7k. Now that we are at the 9-minute mark. Mm-hmm. So kumbaga parang very limited yung nagiging movement dito. Knowing na yung positioning din ng isang Claude is very crucial in terms of teamfights.
Lore will march in on the bottom lane. We have another item for Demonkite, and that is the Bloodlust Axe. Saktong-sakto dahil siya din yung nagpa-front from time to time. Kumbaga meron sila dito ang sarili movement with Light and the jungler. And also, the advantage ngayon ng RSG, ako nanonotice nyo, they're always forming a triangle na tatrap yung backline din ng NXPE. One thing to consider also, first item ni Light is immortality. So one thing na advantage na dito kay Mycophobia, yes, paso kailangan niya kumuha ng vision. Kaso, sa depensa na ngayon na Dominance Ice, kaya ba to sa damage na meron ngayon ng RSG? Kumbaga parang more on physical damage na ngayon yung side ng RSG. So yeah, yung itemization dito ng tank for next wave is medyo hindi pa kompleto. More on the physical defense ang kailangan, pero nabibuild pa lang is more on the magic defense. So next wave has to hold on to their turrets para somehow masustain nila yung damage na binamato ngayon ng RSG. Grabe yung map control ng RSG. Actually, hindi nila binibigyan ng purple buff itong si H2O. Yun yung disadvantage sila pagdating sa clash kasi hindi makaka-unlikables eh. Hindi mataas ang mobility ni H2O dito dahil nga doon sa ginagawang pag-agaw ng RSG. Basag ang inhibitor turret sa may bandang ibaba and the RSG still on control of the map na hindi nila pinapalabas sa base ang next play EVOS. Not to mention kanina, even to the XP lane, medyo nabully nga dito ni Nats on how to cut the lanes all throughout against James na sinusubukan kumuha ng minion waves. Kaso ang naging problema dito, hindi lang siya nagka-cut lanes. Mismo yung vision na bibigay na sa RSG. And that's the thing, nakakuha sila ng magandang calls on who to attack and who to delay. Tsaka yung vision niya kasi, hindi siya basta-bastang vision. Sobrang lalim, kumbaga. Mm-hmm. Yung vision na pinapakita niya, napakalayo na. Imagine, yung lane niya is nasa first tier turret pa kanina, pero yung pwesto niya is yung pwesto ngayon ni Kosei. So imagine yung sakop, tapos yung magiging position ni Nani Light is on the other side. Kaya kanina si Light nandun din sa may bottom lane, kaya si Kosei hindi na masyadong, kumbaga hindi na siya nag-aalala sa gold lane at early part of the game. As to why naging ganito rin kalaki ang ating gold lead, and that is the BFB for Demonkite. So the more that he uses his skill, movement speed, physical defense plus magic defense, ready to fight. Ready to fight at mo ready nga to engage ang RSG. But look at this ha, tinan mo yung mapa oh. Kung paano nila kinokontrol dito yung buff na kailangan na kunin ni H2. Always trying to get in with a bait. Nakadalawa eh. May mga bantay. Oh, tsaka yung bantay niya pa dito, kung bagay binabantayan ni Light, yun yung naka-advance. So, ibig sabihin, if ever man, shoot talaga yung pagka-beat out. Sakto. Sakto yung tutok. Kasi isipin mo na lang yung crowd control na meron ng isang Kufra. Pag meron siyang natalunan, meron siyang nayakap, may follow-up agad eh. If wala yung sniper, andyan yung shotgun, so libreng Lord para sa RSG, and that is a Luminous Lord. Palaki lang ng palaki yung gold lead nila, pero yung next play, EVOS, eh humihinga pa. Nakadepensa, nandito pa rin sa base. Kaya pa bang depensahan to? Well, they need to have the defense right now. Sa nakikita natin, the only reason why next play EVOS is not committing to any steals sa mga objective na yon is because of the damage gun ang meron ng RSG. Even looking at Kosei right now, this is a 2-level gap against Donut. May Wind of Nature siya, meron siyang Malefic Roar, and also Blade of Despair. Physical damage immunity plus physical penetration. Tapos meron pa siyang Hunter Strike. Ang daming pwedeng matunaw dito sa the next play EVOS. So ngayon, they're trying to get in with another vision or kumbaga chance for the objectives. Pero nangyayari, kahit objective nila mismo sa kampo nila, nagiging bait. Oh, at saka yung positioning kasi dito na nga next play EVOS, alam mo na kung saan manggagaling. Di ba, yung gusto ng next play EVOS, surprise plays with the Fanny and all, isang malaking ultimate from Mycophobia, tapos diretso kill. Kaso nangyayari, alam na ng RSG since restricted na yung movement nila. But Lord is on the bottom lane. By the way, kailangan depensahan to na next play EVOS. Ito na nga, si Nat, sinusubukan ulit. Trying to spam in Donut. May Lord ang RSG. Oh, they're still trying to do. Hindi pa rin nababawasan. Disiplina pa rin. Nagre-regen lang si Nats. Minamamalang niya dito yung base. Pahit lang ng pahit eh, no? Nag-aantay sila ng magandang setup coming in from Light. Pero nagawa nila yung job nila eh. Which is to destroy the inhibitor turrets. Yung dalawang natitira, basag na nila. So yung pressure ngayon ng next play EVOS is lalo pang mas tumaas. So yung RSG, mag-aantay lang sila ng next Lord. Sasabayan nila mamaya. Mukhang mahirap namang kumontest sa sitwasyon na ganito kasi hindi nga talaga mahawakan ni H2O yung purple buff. Kumbaga parang magiging contest na lang dito for next play EVOS is biglang papasok si H2O tas sa retribution. So yeah, for next play EVOS dito, ang pinakakailangan nilang gawin is to somehow magbait sila against RSG na magkaroon ng teamfight, tapos sila yung magka-counter-engage with the Blazing Duet. Take note na meron na rin damage dito si Donut since this is the 14 minutes of our game. So kahit si Claude kasi kahit mga 2-3 items lang,
goods na eh. Kanina meron pa siyang wind of nature. So grabe, yung grabe kumalahati yung sakit. Kumalahati kagad ang buhay ni Mycophobia. Isipin mo, tang-iyon, pero si Miko mapipilitan mag-back away mula lang doon. Sino? Sa balang binitawan ni Jose. Pero hahabol din si H2O, makakataka si Aqua. Depensa na naman sila, staying at their side, nandito lang sa base habang yung RSG is insecure na yung position onto the Lord Man. We're seeing ngayon ang instincts ni Mycophobia is to make a play. Kaso ang problema dito, he's targeting, kailangan nalagpasan yung tatlong tao dito, si Light, si Nats at si Aqua. Although mauhuli na yun, kaso makakatakas. There's two members na kailangan ma-pick off, kaso nasa backline yun eh. Oo. At saka sinabi mo dito, makakatakas. Si H2 na pwede mang-ambush din sa likod. At saka kung makakatakas din kasi dito yung side ng RSG, mahirap pa rin for Mycophobia gawa nung dalawang player yung naka-hunter strike kanina. So yung movement speed, mas mabilis. Nade-delay ka. The more that you want to penetrate the defense, the more na parang hindi mo kayang i-sustain at the more din na mawawala yung HP mo. So it could be double-edged sword for next play. Now the crucial part is, if you wanna contest the Lord, yung position ng players ng RSG is sobrang complicated for Next Play Evos to just go and have a vision. Hirap. They can't risk it right now for Next Play because if ever, is either isa mawawala, kung didepensa sila, yun ang magiging problema na. Pag nag-attempt sila talagang umuntest, pwedeng mawalan sila ng miyembro and maderecho ng RSGPH yung base nila. So ang kanilang desisyon sa ngayon, mas okay ng kumpleto tayo, harapin natin yung Lord na paparating, kahit sabay-sabay sila, i-hold pa rin natin yung ground. Well, all team comeback play set up ang pwedeng magawa dito ng Next Play Evos, pero yung Lord nga ng RSG, muntik na ito kumalahati ang buhay ni James. Ito na ba? Dediretso na ba ang Raiders sa base ng Next Play Evos? May real world manipulation para sa defensa pero mukhang matatakasan ng isaan. Dito na yung mga dakdak coming from James. But that is a kill coming from Kose. Si James dito ang may iiwan. Andito pa rin yung Lord. H2O na is pang dumipensa pero si Natsi nagpapahabol lang. Kose with a flicker in. Hahabulin niya ban labay. Lord pang natitira. May minion waves na paparating. Pero ang ganda ng defensa ng Next Play Evos. Hahabulin. Oo, napakasakit. Malapit na si H2O. Na. Going for the base lock. RSGPH. Ang unang makakapuntos. Na-invade na nga ang unang puntos ng RSG against...